Good morning, good afternoon, and good evening. Ganda na topic natin ngayon. Sekreto, hindi ng mga gwapo, hindi rin na magaganda, kundi sekreto ng mga government accountants at government bookkeepers. Gusto nyo bang malaman ang sekreto nila? Bakit sila successful at bakit konti lang ang kanilang mali sa kanilang books of accounts? Sige na nga, hindi ko na patatagalin. Eto na ha. Ito. Yan po ang sekreto nila. Government Accounting Manual. Ikaw, meron ka bang manual sa opisina mo? Meron ka bang Managerial Accounting Manual sa opisina mo? Meron ka bang Financial Accounting Manual sa opisina mo? Kung wala, di lalong-lalo na wala kang Tax Accounting Manual. Okay. Ipapakita ko sa inyo yung sekreto nila. Ito po yung number one secret. Ayan. Makikita po ninyo, nakasulat na maliwanag dyan yung function ng isang bookkeeper na nagtatrabaho sa gobyerno. Pangalawa, may procedure papaano niya gagawin yung trabaho. May procedure ang isang bookkeeper paano niya e-execute yung trabaho. Meron bang ganyan sa opisina nyo? Kung wala, magpagawa na po kayo. So, itong mga function niya, kasama dyan yung paggawa ng accounting entries. Magtataka kayo, hindi sila nag-iimbento ng entry. Hindi sila nanghuhula ng entry. Hindi rin sila magician ng entry. Meron silang sinusunod na entry na pag ganito ang nangyari, ito ang entry. Ibig sabihin, meron ng fixed debit at fixed credit. Meron na pong predetermined account na ide-debit at account na ike-credit. Hindi po sila nanghuhula, hindi nagiging magician. Nako, ang dami kong kakilala, mga CPAs pa, puro magician. Para pa ngang Diyos kung umarte. Bakit? Nakapag-iimbento ng mga entries na out of this world, out of the law. Now, ito po yung sample na entry nila. Diba? Napakaganda kung ikaw yung accountant o bookkeeper ng gobyerno. Ang gagawin mo lang, lalagyan mo lang ng figure. Magkakamali ka pa ba dun? Ito pa yung isang sample. Diba napakaganda kung ganyan ang mga taxpayer, kung ganyan ang makukuhang mga accountants ng taxpayer, kung ganyan ang makukuhang bookkeeper ng mga taxpayer, ang ganda ng buhay, gaganda ang buhay. Ito po ay negosyo para sa OFW, sa mga taga Mindanao, at saka taga Bisaya, at saka taga Luzon, lalong-lalo na sa mga taga Metro Manila. Iniimbitahan ko kayo na magnegosyo. Isama niyo po ako. At ito po yung sekreto ng negosyo na gagawin natin. Tingnan po ninyo. Diba? Ang ganda-ganda. Ginawa ko po yan. 1,400 pages. Ha? Fixed entries. May fixed debit at may fixed credit. At meron na pong predetermined na accounting titles. Yan po ay pang tax code. Gagamitin nyo sa paggawa ng entry sa inyong books of accounts. Hindi na po kayo manghuhula. Hindi na rin kayo magiging magician. At wag na wag kayong umarte na kayo ay Diyos na nagke-create ng entry na out of the law. So, para po mapasa inyo yung libro na yan, sumama po kayo sa akin. Mag-join kayo. Ha, meron po akong study now. Pay ATM later. Alam ko namang wala ko kayong perang malaki para bayaran ako eh. Okay? Kaya ipauutang ko sa inyo. Hindi lang yon. Ha? Pag pinauutang ko sa inyo, pag natuto kayo, gagawin ko kayong partner. Actually, kahit hindi pa kayo natuto, gagawin ko na kayong partner. Para kumita na kayo habang nag-aaral. Study now, pay ATM later. Yun po yung inyong puntahan. Ito po yung susunod nating lecture. Ha? Kung gusto po ninyong matutunan, how to spot a fake DIR first notice via taxationprofessionaluniversity.com. Yun lang pong magla-like nito. Yung pong magpe-place ng yes, I need the book. Yun po ang nakasusulat nyo. Yes, I need the book. Dyan po sa comment portion na yan.
ay mayroon pong chance na maging partner ko. I-share din po ninyo ito. Fight graft and corruption. Create opportunities at negosyo sa mga Pilipino. Ito ang negosyo para ho dun sa mga non-CPAs. Ito ang negosyo para po sa mga non-lawyers. Mr. Maestro, ano yung sinasabi mong negosyo? Ganito po yun. 30 taon na po ako sa pagpapractice ng tax consulting at tax accounting. Halos na perfecto ko na po yung tax accounting, tax bookkeeping at tax consulting. Naghahanap po ako ng mga partners. Naghahanap po ako ng ite-training. Naghahanap po ako ng makakatulong ko para maipalaganap ang at labanan yung pong kahirapan. Ito po ay negosyo pang OFW, negosyo pang non-CPA, at negosyo para po sa mga non-lawyers. Eh ano nga yung negosyo? Simple lang po. Para tayong nag-u-Uber. Kung magiging tax accountant ko po kayo, tax bookkeeper ko po kayo, at tax consultant ko kayo, ay imamarket po kayo ng taxmapping.com. Isa po isang apps na mag-meet up po kliyente ni ATM at consultant ni ATM sa presyong nilaan ni ATM. Halimbawa, ito po yung lalabas sa menu ng ating taxmapping.com. Ayan. Pag pinindot po niya yung BIR, letter of authority, yan po yung problema niya. Makikita niya, magbabayad siya ng 2,240. Pag inaccept po niya yan, yung pong mga membro ng taxmapping.com, marireceive po yan. Yung number ng tax mapping member ay makikita ho nung kliyente, tax mapping kliyente. At yung tax mapping kliyente, makikita po yung number ng tax mapping consultant o member. So, then mag-meet up sila at magkakaroon ng consultation. Doon po mangyayari yung business. Of course, magkakaroon ho ng profit sharing between Emelino T. Maestro at yung pong tax consultant, tax bookkeeper, or tax accountant. Ano po? So, simple lang po yung negosyo. Number one, tuturuan kita. Siyempre, kailangan kitang turuan. Kaya nga ako ay may study now, pay ATM later. Negosyo kagad-kagad yon, agad-agad. Of course, meron pong training. Pagkatapos ko po kayong matrain, magkakaroon po tayo ng partnership para malaman natin magkano pupunta sa'yo at magkano pupunta sa akin. Ganun lang ako kasimple. Third, imamarket kita. Ha? Mag-intay ka ng kliyente. Taxmapping.com. And fourth, ano man ang profit na makuha natin sa ating partnership, paghahatian natin base sa ating kontrata. Now, para maumpisahan natin ito, iniimbitahan ko ho kayo sa November 10 TAP College Assurance Plan Convention Center Anda Street, Davao City. November 10. Umatin kayo. Meron din po ako sa Quezon City sa Luxem Hotel. November 22, alas 7 ng umaga po mag-uumpisa. Yung taga Manila, umatin po kayo dyan. At yung taga Visayas, meron po tayo sa November 25, El Pisher Hotel, Bacolod City. Simple lang ho gagawin nyo. Mag-register, magbayad, at umaten. Saan namin gagawin yan, Mr. Maestro? Sa emelinotmaestro.com. Ang pag-uusapan ho natin ay ito. Ito yung topic. Tingnan ninyo. Pag-aralan nyo. Marami ho kayong magagawa at marami kayong matutulungan sapagkat malalaman ho ninyo paano mag-reduce ng tax nang hindi po nagbabribe o binebenta ninyo ang inyong karangalan o integridad. Saving all taxes for you up to 90% deduction from tax due. November 10, Davao City. November 22, Quezon City. And November 25, Bacolod City. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay ang mga OFW, non-CPAs, and non-lawyers. Maraming salamat. And see you soon!